The world is opening up. It's time for a ride. Let's rise to the top. Forget, leave your worries behind. Let's talk and have fun. Be together as one. Be who you are. Be who you shine are. Like the stars. We'll be here with you. Let's make the whole world happy. Be who you are. Be who you shine are. Like the stars. Like the stars. We'll be here with you. We're gonna make. What is up, B-Fam? Oh, nasaan yung mga dog lovers dyan? Hello, hello po sa inyo lahat. Dahil perfect yung araw nito para sa inyo and para sa akin din kasi we are celebrating the bond with your dog day sa US. And on this day, no, yung mga fur parents are actually encouraged to spend some extra quality time with our fur babies. And babawi tayo sa ating most loyal best friends natin. And honestly, parang naiwan ko yung dog ko, si Clark, papakita ko sa inyo. Naiwan ko siya for probably 2 weeks kasi nagta-travel-travel ako. Nabalikan ko siya a few days ago. And grabe yung reaction niya. Talaga na-validate niya yung pagka-fur parent ko. Yung energy talaga niya, super, super taas. So parang, ah, namiss naman pala ako ng anak ko. Akala ko naman umabot sa point na nakalimutan na ako, ganyan. Babalik na kita dito sa Manila in the coming days. Mag-work lang muna yung tatay mo pambili ng dog food dahil ang mahal po talaga ng gastusin for pets also. Pero syempre, B-Fam, marami tayong gagawin for today. So join me, your main boy, VJ Miranda, in showing these beloved life blessings and our unconditional love. Here on The Place to be happy, be you, be RGY. Over the years, we've been blessed with countless cult classics filled with quotable quotes and yung mga life lessons na yan. Gaya nga nung 2001, yung hit romantic comedy film na Legally Blonde, starring dito sila Reese Witherspoon. And she played kasi dito as a charming law student. Pangalan naman niya doon is si Elle Wood. So in this film, Elle really teaches us how being true to yourself never goes out of style. And who knows, you can always be more, do more, and live more as well. And ito, napansin ko sa sarili ko, speaking of doing more and being more. Last January, sinasamahan ko lang yung mga friends ko na tumatakbo sa UP, sa UP Oval, kasi gusto lang nila mag-run ng 5:30 in the morning for some reason. Di ko alam bakit gusto nila gawin yon. Ako, maglalakad-lakad lang with my dog. And then, one time, sinamahan ko sila. Tapos parang, uy, masaya naman din pala to. So eventually, dahan-dahan, na-enjoy ko na rin yung running. Marami tayong pwedeng gawin as long as we experiment and try new things as well. And today naman, let's hear it from a stunning kapamilya actress who's the perfect example of how having faith in yourself can be truly life-changing. Kaya naman, it's now time to speak out and say it. Joining us on BRGY is a beauty queen turned host turned actress. Indeed, she's more than just a mesmerizing visual. Let's welcome our kapamilya actress, Aya Fernandez! Welcome, welcome to BRGY! Good morning, Jay! Good morning, good afternoon, and good evening. Good evening! Hello, hello! And kamusta? Ano pinagkakabalahan mo for the past few days? Tuwang-tuwa ako nung nabanggit mo na nag-running ka kasi mm-hmm. naghahanda ako ngayon for a half marathon. Oh wow, 21K! Of course, marami nagtatanong, saan nga ba nanggaling si Aya Fernandez? Kasi tuloy-tuloy yung projects mo for the past few years. So babalikan natin isa-isa yung mga projects na yan through a fun activity. So game ka ba sa mga patrobak natin? Game. Alam ko may premyo rin dito, sabi sa akin kanina. Yes, wala nga lang cash. Pero game. Let's check our first photo. Yan. Ayan. So anong project ito? Yan ang aking unang teleserya, Ang Sa'yo Ay Akin. Ang Sa'yo Ay Akin. 2020. Yes. Ang pangalan ko dyan ay si Agatha. Isa akong kontrabida dyan kay Ate Jody. Oh, grabe. Santa Jody Santa Maria agad. Na-pressure ka ba? Kasi automatic na puro veterans kasama mo, Miss Jody Santa Maria. Yes, at the same time, para akong nasa classroom, para akong sponge kasi, parang inoobserbahan ko talaga. Ano yung initial reaction mo na na-offer ka ng ganito kalaking project? Hindi ko in-expect kasi fan ako ng mga teleserye, ng mga Filipino movies, pero never ko pinangarap. Totoo parang ba? Wala lang, never ko lang siya iniisip. Kaya nung binigay sa akin yan, gulat ako. Pero yung mindset ko noon, saglit lang naman tong pandemic na to. Ano lang to, mag-iipon lang ako. So, yun lang mindset ko. Temporary lang to. La, temporary, naging 4 years na. So, pa-full-time na rin. Pero balita ako, before acting, you're doing my job. Nag-host ka daw before. Yes. DJ specifically, sa mix. So, how was your experience naman doing mix? So, I was mix VJ 2019.
I loved it very much. Yun ang aking unang trabaho, official job after college. Ang sarap bigyan ng spotlight ng mga artists. Mm-hmm. Kasi parang ang sarap sa feeling na kapag parang inaangat mo sila, sobrang na-enjoy ko siya. Balita ko, diagnosed ka rin daw with dyslexia. Totoo ba? So hindi ko inamin dati sa mix kasi dati, for the longest time, insecurity ko siya. Ngayon, kinatawanan ko na lang. Pero I wanna know din also, paano nangyayari sa'yo yung dyslexia, for example? Like, nagja-jumble ba siya? Or, kasi diba sa mga movies, makita mo parang lumilipad yung letters and all. How is it for you? Yun, ganun. Kung ano yung familiar na word sa akin, yun lang yung, para siyang autocorrect. Kung ano yung familiar lang na word sa akin, yun yung mababasa ko. Tapos nagbabalibaliktad nga sila, yung D, yep. Ganyan. Pero kapag kinondition ko yung sarili ko na, ayaw, magbabasa tayo ha, left to right, kaya mo yan. Nababasa naman, awa ng Panginoon. Yes. Gets. Ganun din dapat, diba? Para minsan kailangan lang nagtawanan minsan. Ang mga ano din natin, insecurities. Para mas light na lang din as well. Pero ito, medyo heavy din yata yung next picture po natin. Ito na nga po. So this one naman is from... It's called Viral Scandal. And so ito kasi naman, from a palaban role, you took on a timid yet very mature character naman sa Viral Scandal. So how do you usually prepare naman pagdating sa mga heavy scenes? Ito si Ella Montesilio. Siya yung nagsuwalat ng katotohanan. Kumbaga, plot twist character siya dyan sa Viral Scandal. Mm-hmm. Fun fact, pumayat ako ng 12 pounds dyan kay Ella sa paglaro ng role na yan. So, pagka-uwi ko ng bahay mula sa lock-in taping, yung 12 pounds yung nawala sa grabe! Akin. So, would you say na nadala mo, even pag-uwi, yung character mo that time? Parang gano'n. Isa pa sa mga great things na ginawa mo is yung next photo natin. Ito na nga po, Rookie! So Rookie is your biggest break to date kasi this is for Cinemalaya, tama? Mm-mm. So how does it feel naman to start in your very own movie na? Sobrang hindi ko in-expect tong Rookie. Nag-audition ako thinking lang na for the XP. And yung mga roles ko kasi before niyan, yun nga, medyo matanda, medyo mature. So hindi ko in-expect na makuha ko sa high school role. Mm-hmm. So it's a volleyball film, it's a sports film. Sobrang saya, sobrang grateful, and sobrang welcoming and warm ng community ng LGBTQIA+, and ng volleyball community as well. Pero kasi for this, tama ba, yung character mo played a queer na role? Yes. So how did this role really resonate naman with you? Feeling ko nag-match kami dun sa pagiging competitive. Sobrang competitive ko talaga. Eh si Jana, yung role ko dyan, si Jana Ramos, hindi siyang humingiti actually. So ang ginawa ko nun habang nag one-on-one training talaga ako, intensive training for volleyball, tuwing nagkakamali ako or tuwing ngumingiti ako sa training, ulit-ulit kami from the top nung drill. Mm. So parang hinak ko yung subconscious ko na kailangan niya ako game ngumingiti. Face lang talaga. Pero this film, especially itong Rookie nga, you said kasi that this film really taught you to hit it. Bakit mo nasabi yung phrase na yun, yung line na yun? Yung mantra na hit it when it's scary. Para kasi makagawa ka ng perfect power spike. So ito yung point na yon para makagawa ka ng tamang forma ng spike serve. Mm-hmm. Eh, lagi kong hindi natatama dyan kasi nga, nalulula ako. Yes. So, sabi ng coach ko, bakit mo ba hindi kasi tinatama dyan? Yung coach, kasi it's scary. Sabi niya, hit it when it's scary. Para may nag-spark naman na parang, oo nga, no? So, lagi kong mantra yon, okay, hit it when it's scary, hit it when it's scary. Literal sa bola, pero ganun din naman sa buhay, di ba? Parang hindi mo dapat antayin na nawala yung takot mo. True. Bago mo siya. Hindi naman mag-a-adjust din yung world para sa iyo. Ganun. Alright, B-Fam, we have definitely learned a lot pagdating sa acting journey ni Aya. But when we return, mas kilalanin pa natin si Aya outside the limelight. BRGY will be right back. Hi, B-Fam, I'm Aljan Mendoza. At ang aking best day of my life ay nung medianoche nung December 31, 2022. Lahat kami ng family ko, kompleto kami, tapos nagsasalubong kami, nagkakantahan lang kami. Sobrang saya nung moment, nakalimutan namin lahat ng bit-bit namin sa personal life namin. And just, we're having fun.